Magandang araw sa inyong lahat. Ito na po ang ating video lesson sa Filipino for Quarter 2, Week 4, and Week 5. Ang aklat na gamit ay mula sa Wow Filipino 4. Ang leksyong ito makikita sa pahina 74 ng inyong guro si Ginoong Ray D. Montesilio. Pagkatapos ng leksyong ito, makilala ang mga pangguri at ang uri nito. Pakihanda lamang po sa mga sumusunod ang ballpen at papel. Ito po ang halimbawa ng papel na ating gagamitin. Sa araw na ito ay malalaman natin ang pang-uri. Ang leksyong ito, muli babanggitin ko, makikita sa pahina 74. Ano nga ba ang pang-uri? Ito ang salitang nagbibigay turing o naglarawan sa isang pangalan o panghalip. Nagsasaad din ng uri o katangian ng tao, bagay, hayop, puok o pangyayari. Meron itong dalawang uri ang pang-uri. Una, merong panlarawan at pamilang. Pag sinabing panlarawan, tumutukoy sa kulay, hugis, katangian o pisikal na kaanyuan. Pag sinabing pamilang, tumutukoy sa bilang o dami ng pangalan. Halimbawa ng pang-uring panlarawan. Meron tayong sumusunod na pangungusap. Sabay-sabay po nating basahin. Una, siya ay may mahaba at maitim na buhok. Ang mga salitang may bilog na kulay pula ay siyang tinatawag nating pang-uring panlarawan. Ang mahaba at maitim. Pangalawang pangungusap, bilog ang kanyang maningning na mga mata. Bilog at maningning ang pang-uring panlarawan. Bagamat hindi katangusan ang kanyang ilong, ang katangusan ang pang-uring panlarawan din. Sunod, siya ay may mapupula at maninipis na labi. Ang mapupula at maninipis ay siyang tinatawag nating pang-uring panlarawan. Sunod, may pantay at puting-puting mga ngipin. Pantay at puting-puting ang ating pang-uring panlarawan. Sunod, bagamat medyo maliit siya, balingkinitan ang kanyang katawan. Ang maliit, balingkinitan ay siyang pang-uring panlarawan. Kulay morena ang kutis niya. Ang binibilugan natin dito ay ang salitang morena na ating tinatawag pang-uring panlarawan. Halimbawa ng pang-uring pamilang naman tayo. Meron tayong sumusunod na pangungusap. Ang mga salitang nasa kulay pula ay siyang tinatawag nating pang-uring pamilang. Una, mayroon akong isang magandang manika. Ang salitang isang ay siyang tinatawag nating pang-uring pamilang. Pangalawa, kayong dalawa ang pupunta sa Amerika. Ang salitang dalawa na kulay pula ay tinatawag nating pang-uring pamilang. Pangatlo naman, silang lima ang magkakaibigan. Ang salitang lima na nasa kulay pula ay tinatawag nating pang-uring pamilang. Pangapat, walong taong gulang na ako. Ang salitang walong ay tinatawag nating pang-uring pamilang. Kasi binibilang nila kung gaano kadami ang tao. Panglima, 20 beses na akong sumubo. Ang salitang 20 beses ay tinatawag nating pang-uring pamilang. So yun po ang ating dalawang uri ng pang-uri. Una ay meron tayong panlarawan. Pangalawa, meron tayong pamilang. Sana po ay naintindihan ninyo ang ating leksyon. Ngayon, dito tayo sa ating pagsusulit. Unang gawain, sagutan ito ng direkta sa papel. Pumili lamang ng tamang sagot sa loob ng kahon. 1 up to 8 only. Mula 1 hanggang 8.
Pangalawang gawain, sagutan ito sa papel sumunod sa panuto, kopyahin bago ito sagutan. B only. Ito po ay makikita sa pahina 75, mula 1 hanggang 10. Basahin lamang po ang panuto upang lubos nating maintindihan. Pangkalahatang panuto, ipunin lahat ng mga gawain, lagyan ng pangalan at ihanda ito para sa susunod na pagsusumite tuwing Lunes. Maraming salamat sa inyong pakikinig at paalam.